isang umaga na naman para sa pag-deliver ng dyaryo dito sa Japan. Dahil maulan ngayon, nagsimula kami sa pagbalot ng mga newspaper na ito para hindi mabasa. Ito pala yung dalawa sa mga katrabaho ko na madalas kong nakakausap sa umaga bago pa man kami magsimula. Pero hindi sila yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito, kundi ito. Ang mga dyaryo na ito. Nasa 127 lahat ng mga dyaryo na ito. Kung mapapansin nyo, yung iba naka-plastic, yung iba naman hindi. Ito naman yung machine na ginagamit namin sa pagbalot ng mga newspaper. Ito yung listahan kung saan lahat ng mga subscribers or customers namin, nandito yung mga detalye nila. Tignan natin. So, dito nakalista yung mga pangalan at address nila. Sa taas naman, nakalista kung anong klaseng newspaper yung order nila. So, basically, ito yung magiging listahan mo para sa lahat ng mga detalye na kakailanganin mo para sa pag-deliver ng mga dyaryo. Maliban dito, kailangan ko rin ito. Isang mapa. May ruta actually kami na sinusunod, hindi lang basta-basta. Tara, tignan natin. So, dito kami magsisimula. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito naman yung ikasampung bahay. Tapos diretso, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, dapat sundin mo lahat ng order na yan. Mamememorize mo naman siya, kaya ayos lang din. 35, 37, 38, 39, 40, and then ikot. Ligo sa kaliwa, ligo sa kanan, kanan ulit. Ikot na naman, and then pataas, and then ikot na naman. Hanggang sa dumating ka dito. Ito na yung 121, 122, 23, 24, 25, 26, 27. Ibig sabihin nun, tapos na ako mag-deliver. So balik na naman sa ruta na to, and then pauwi. Pwede na akong bumalik ng opisina. Yung opisina namin nasa spot na to. Okay, ngayon naman ipapakita ko kung paano ko actual na ginagamit yung mapa, yung listahan, at saka ano-ano ba yung mga klase-klase or iba't ibang newspaper or dyaryo na dinideliver ko. Unahin natin yung mapa. Sa mapa na ito, dito mo makikita kung saan mismo located yung building. Kunwari ito, number 45. So, tignan natin, yung number 45 na nagmamatch sa listahan, ano yung detalye niya? Ano yung in-order niya na newspaper? Anong room number? Kung apartment siya? And yung address. And then, paano pag umulan? Actually, gumawa ako nito. Oops, nahulog. Teka lang. So, yung binigay sa amin na mapa is A3 size siya. So, medyo malaki. Kaya ang ginawa ko, nag-photocopy ako ng maliit, and then nilaminate ko. Kaya kung mapapansin nyo, ito siya. Diba? Matigas siya. Kaya kahit umulan, hindi siya mababasa. So, titignan ko dito. Diba? Number 45. Ano yung in-order niya? Nakabalot ba siya sa plastic or hindi? Then, kapag nakabalot naman siya sa plastic, actually, nakasulat rin siya dito. Normally kasi, kapag walang ulan, may mga customers pa rin na gusto nila nakabalot. Kaya additional na bayad na naman yun. So, bubunutin ko lang yung newspaper. I-check ko kung ito ba yung order niya ng newspaper. And then, ipofold. And then, ilalagay sa post nila. Ito naman, isa pang klase ng newspaper. Tinatawag na Nikkei. So, titignan ko lang. Isang morning newspaper, saka isang Nikkei. So, ito na yung newspaper niya. Titignan ko lang kung ito ba talaga yung newspaper niya. And then, ilalagay ko sa post nila. Kapag kamaulan naman, ganun pa rin. Titignan ko. Ito ba yung kailangan niyang newspaper? O yung gusto niyang newspaper? And then, ilang newspaper ba yung nasa loob? Kung ano yung sinabi sa listahan, halimbawa, dalawang newspaper yung in-order niya, i-double check ko rin. Maliban dun, meron ding kagaya nito. Morning newspaper, tsaka sports newspaper yung order niya. Okay, ito yung sports news. And then kapag maulan naman, ganito rin siya. Ito yung sports newspaper, and then isang morning newspaper, nasa loob.
Balik tayo sa number 45. So, ito yung order niya ng newspaper. Apartment siya. Ang room niya is 301. And dahil maulan ngayon, eh, ganito yung getup ko. Okay, tuloy-tuloy lang ako. Aakyat hanggang third floor. Then, hanapin ko lang yung room niya. Hindi ko naman kailangan ng pumasok sa loob. Ilagay ko lang sa pinto nila. Mga almost half long naman yung kailangan kong i-insert. And then, baba. So, ang next naman is ito. Ito naman yung Mainichi Shinbun or tinatawag na everyday newspaper. Kung may umu-order ng everyday newspaper, meron ding umu-order ng only for Sunday newspaper. Ito naman yung newspaper na yun. Actually, nakasulat siya dito. Only Sunday lang. Ang nilalaman naman ng dyaryo na to is about fishing. Meron ding the Higashi Aichi Shinbun or Eastern Aichiken newspaper. Ito naman yun. So, medyo makapal rin siya kasi aside for the morning newspaper, dagdag pa yung Eastern Aichi. Kapag hindi maulan, ganito siya kakapal. Kung may makapal na newspaper, meron din actually manipis, kagaya nito. Medyo nagulat nga ako nung una kasi one page lang na newspaper pero kasama talaga siya sa mga i-deliver mo. Kaya nakakabili man siya pan. In a normal morning, ganito yung view na makikita nyo. Kapag kamasama naman yung panahon, kagaya ngayong araw, eh ganito yung madadatnan ko. Medyo malamig siya, pero okay lang kasi sanay naman din ako. So, ganito siya. Punong-puno kasi medyo makapal yung mga newspaper ngayon. Kung makikita nyo, halos walang allowance, diba? And lahat siya is nakabalot. Kaya medyo makapal talaga siya. Then, kapag ka naubos ko na yung nakaload na newspaper sa harap, magre-refill ako sa pamamagitan ng pagkuha ng mga newspaper dito sa likod na to and ilalagay ko siya sa harap. In that way, magiging mabilis yung pag-deliver ko. Normally, nahahati ko actually sila sa dalawa. Yung unang batch, nilalagay ko sa harap. Yung pangalawang batch naman, nakastay lang sa likod. And then, pag magre-refill ako, kumbaga isang beses lang. Pero ngayon, dahil maraming printed na newspaper, plus nakabalot pa sila, kaya medyo makapal. Normal lang talaga yan, lalo kapag maulan. Ito naman yung isa pa sa mga apartment na pinagdideliveran ko ng dyaryo. Nasa first floor lang ito, kaya walang hassle. Lalagay ko lang yung dyaryo sa pinto nila, and then, balik na naman. Since makapal nga yung newspaper, ito na yung pangalawang refill ko. So kukuhanin ko lang mula sa likod, and then ilalagay ko lang siya sa harap. And ito na yung last batch. Ito naman yung huling type ng newspaper. Tinatawag na Tonichi Shinbun. Nasa ika-124 na ako na bahay actually. And napansin ko na yung newspaper is basa siya hanggang sa loob. Kaya kailangan kong bumalik muna dun sa headquarters para palitan itong mga to. Kasi pwede magreklamo yung mga customers dahil dito. Mga apat lang naman natira. 1, 2, 3, 4. Okay. Tara, balik tayo. A few moments later. Okay, nakuha ko na actually yung yung newspaper. Bumalik na ako ng headquarters. Yun nga lang, yung machine kasi na ginagamit sa pagbalot ng newspaper every morning kapag kaulan, nagte-take time yun bago mag-on or parang laminating machine lang. Kaya ito yung ginawa namin, binalot lang namin siya sa gantong plastic, then ihuhulog ko siya. So nakabalik na ako dito ngayon sa bahay kung saan ko siya ihuhulog and medyo maliwanag na, kaya iti-take ko na rin yung opportunity para ipakita yung view dito sa inyo. Actually, napaka-probinsya ng location na to. Ito yung parang town kung saan ako naguhulog ng mga newspaper. School actually ito siya, elementary school. And then ito yung mga bahay dito. And malapit lang talaga siya sa bundok. And yung maraming mga bahay-bahay dyan. And so if na-notice nyo, masama pa rin yung panahon talaga. Kaya maulan pa rin siya.
medyo mahina na nga to compare ng ano, kaninang madaling araw. Kaya tara, hulog ko muna tong ano, ihulog ko lang tong newspaper na to, and apat actually to, nandito yung tatlo sa ano sa likod. After nito, pwede na akong bumalik and umuwi and tapos na yung araw ko. And yun yung sistema na pag-deliver ng morning newspaper dito sa Japan. Sana nag-enjoy kayo, man. Bye!